Okay, so I think I got the error. Error niya lang pala is kanina may ganito. So, tinanggal ko lang yan. For example, save natin. And it will cause an error. Sasabihin niya is do not have the pattern in it. And circular import. So, this is having a problem with this one. So, kailangan natin baguhin yan. Tanggalin natin to. And then, i-fix na natin. Oh, sorry. To, tanggalin lang natin. Ayan, so dapat ito yung code niya. No? Then, ito siya. Philippine trips. So, explain natin kung ano nangyari doon. Ano? So, i-review natin. Nag-create tayo ng tinatawag natin na application, ang pangalan natin PH Tour. Basically sa Django kasi pwede kang mag-create ng maraming apps. So dito sa DICT web project natin, may isa tayong app na tinatawag nating PH Tour. Now sa PH Tour, marami tayong files na makikita. Ang una nating gagawin is lagyan natin ng data yung or information or codes yung views.py. So, ito yung itotype natin, Django shortcuts, render, if meron na yan, ayan. Ito lang naman yung dinagdag ko kanina. Para magawa natin tong tinatawag natin na parang shortcut. Para matest lang natin kung gumagana yung ano natin, yung application natin. So, yung mga una natin ginagawa is to test our application if it is up and running. Yun yung purpose kung ba't natin itong ginagawa. Then, ito yung una natin i-edit, ba? Diba? So, pagkatapos nyan, dito tayo sa urls.py, kailangan natin siyang i-access. So, ba diba, nakalagay siya sa views. Ayan, ito yung pangalan ng file natin, views.py. Tapos, yun yung sasabihin natin dito, views. Tapos, may function tayong ginawa sa loob, which is yung index, because def index request. So, yun yung ginawa nating function. Yan yung tatawagin natin dito sa urls.py. Views.index, right? So, para gumana siya, dapat nakalagay natin to from.importViews. Kasi itong ibig sabihin nito, from.importViews, yung katabi niya, which is itong URLs, katabi niya lang yung views.py, or with the same root folder, yun yung ibig sabihin ng dot, with the same folder kung saan siya nakasave, i-import mo lang yung views na file, which is ito yun. Then, pwede na natin magamit ngayon siya, yung views.index, kasi na-import na natin. And then, Django URLs import path, para gumana to, itong code na to. Ayan, so basically yan yung gagawin natin sa umpisa. And then yung pinaka-last, babalik tayo sa DICT web para i-configure siya dito sa ating pinaka-master URLs pattern. So, ang ibig sabihin nito, we will just include the URL of page tour. Yun ang ibig sabihin. Include now, i-include daw natin yung urls.py na ito dito sa loob ng ano natin, main natin. And pag in-access yung pinaka-main website natin, denoting by this open and close colon, ay quotation, quote. Ah, ano ba yan? Single quote, no? So,
open and close single quote, pag ina-access yun, i-include lang daw natin yung urls.py ng PH Tour, which is phtour.urls. So ito yung mag-activate and ang mag-activate yung views.index. So punta tayo sa Jamboard para pag-gets natin. Okay, so ito yung Jamboards natin. So, ang ibig ko sabihin, di ba meron tayong DICT web. So, yan. Yung DICT web, meron din tayong PH Tour. PH Tour. PH Tour. So, sa PH Tour, meron tayong sarili niyang urls.py. Itong DICT web, meron din siyang sarili ng urls.py. Sa PH Tour, meron din tayong tinatawag na views.py. So, ang nangyayari dito is, dito tayo gumagawa ng mga websites natin or functions natin. So, dito tayo gumagawa ng mga function natin. Katulad nga nun, yung function natin is ito. Gusto niya lang magpakita ng Philippine trips. Okay? Lumabas lang yung Philippine trips. Next is, itong PH Tour, may sarili siyang urls.py na ang sinasabi dito is ipakita mo yung views.index, which is ito yon yung function na to, views.index. Ano magti-trigger sa kanya kapag ganito yung situation ng URL natin? Which is ang ibig sabihin niyan in most cases is the homepage. So yan yung homepage natin, yung walang nakalagay na kahit ano. Then, ito talaga yung sinusunod ni ito talaga yung master ni Django. So, ito talaga yung sinusunod niya. Ito talaga yung gumagana. Yung nagra-run sa lahat. So, kung anong nakalista dito sa urls.py, yun ang magra-run. So, that's going to be the flow. Whatever it is listed here in the urls.py will run. So, in-indicate natin sa dict-urls.py yung mga mag-run. Mag-run yung admin, mag-run yung homepage natin. Ang homepage natin, sinet natin siya to include the phtour.urls. And yung nakaturo sa phtour.urls is yung views.index. So, yun yung nangyayari. No? So, kung sa Jamboard, kung i-visualize natin siya, ang nakalist dito na number 1 is admin. And then, yung number 2, ang nakalist dito is yung PH Tour na ina-access yung views.index. So, basically, ano yan? Parang urls.py urls.py ano ba yung nakalagay sa urls.py? Eh, di ba yung views.py na homepage? So, yan yung mag-activate. So, this will activate the this one. Kasi pag tinawag natin to, di ba, it's connected. They are connected. So, basically, ganun yung nangyayari. Kaya, eventually, nakapag-output tayo ng PH Tours. Ito. So, nag-output tayo ng Philippine Trips.
Okay? So, pag na-run nyo to, ibig sabihin, you are all good. Alright?